Para mong inaalipusta ang aking pagbabae. Buong pusong pinagmamalaki ng Star Cinema ang pagbabaliktambalan sa pelikula nila Judy Ann Santos at Wawi de Guzman sa pinakamatamis at nakakakiliting love story ng taon. Join us as In Focus takes you behind the scenes of Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig. Feel good movie to at saka masarap panoorin kasi syempre comedy, matatawa kayo. Perfect na perfect yung title ng movie sa amin dalawa. We did a light romantic comedy drama. Syempre may konti tatlo ng drama, di ba? Si Jay bali dito sa pelikula, siya yung isang teenager na gustong pumunta sa ibang bansa para kumita ng pera. Na-approve na siya na sasama siya sa Japan. Ang problema lang, wala siyang pera na pagpagawa ng mga passport, tapos mga pambayad sa mga tao. So, parang nag-ask siya ng help kay Carlos, na si Carlos Agassi. Siya yung best friend ko dito. Eh, yun nga, si Judy ay naghahanap ng dading na magpa-pretend na mapapangasawa niya. Kaya niya gustong maging bading kasi para hindi siya pagsamantalahan. So, medyo malaki yung bayad. Nag-pretend ako ng bading, ganun siya kadesperado. My first movie na magko-comedy ako na ako ang lead. Hirap na hirap ako kasi hindi ako sanay ng dumidila sa camera. Hindi ako sanay ng nagduduling-duling. Parang pili ko, nagpapakagago ako, parang ganun. Pero nung nakita ko naman yung process, kita maganda pala talaga lumabas kapag ka you make fun of yourself. And adding to the hilarity of the movie is ace comedy actor Leo Martinez. Ako yung ama ni Judy Ann. Ako ay isang naglililok taga Paiti, Laguna. Hindi ito yung mga nakikita nila sa TV, yung character ko sa Only the Philippines. Hindi ganun. Nor is it yung loud na yung mga ginagawa ko no for sex comedy. Hindi ito yun. Hindi ito yung klaseng pelikula dito. May mga adobo si Tito Leo na riot, makakaali. Na-experience namin kay Tito Leo. Talagang magulo sa kasama sa set. Pero hindi ba na ilang yung teen idol sa pagganap ng isang pati? Convincing ba? Convincing talaga. Tapos lalo na nung minikap ang time, pala yung magkawid. Yung nilagyan sa nilag, talagang grado. Sabawi ba yan? Actually, lahat ng mga nakita ako, mga bading tuwa-tuwa. Tinatanong nga ako, bading ka ba talaga? Ewan ko sa inyo. Nagbigay ng workshop si Direk Butse. So, nag-attend ako. Tapos, parang, sige nga, gawin mo. Ginagawa mo na sa akin. Parang gumawa ako ng scene na nagbabading-bading ako. The first time we did the scene, we were in the BLTB bus terminal. I felt na nung umpisa, parang naiilang siya, nakatuwa. But after the first take, nung nagpalakpakan lahat yung mga nanonood, I feel that it encouraged him to play along. Grabe! Yun lang ako sasabi ko, Ra. Grabe, sobrang... Hindi ko alam kung... Saan nila nakuha yung mga wardrobe nila? After the set, he'd like me make yung mukha ka. Then like a guy. Yeah. And with the dress, like na mukha ka. Yeah. Ako'y maglalaba-laba. Lalaba sa umaga. Tunay na matamis ba ang muling pagsasama nitong dalawang bituin? Well, maraming nagtatanong and marami rin nagsasabi na yung title ay masyadong tugma sa amin ni Wally. Muli yung balik at tawis ng pag-ibig ng good friendship. Pero in a different way ng pagmamahalan, hindi yung pagmamahalan na iba. Sa kanyang friends na kami talaga. Yung last na pelikula ng ginawa namin is yung Paano ang Puso. It's just 1 year na yata yung gap bago kami nakagawa. Eh, before kasi after 2 months, may gagawin na naman kami. And then, nagkaroon pa kami ng miscommunication ni Juday dun sa 1 year na yun. Parang nagtampuhan, gano'n. Simula nang dumating ka sa buhay ko, marami nang nagbago. Nung natapos naman namin, na-realize ko na ganyan din yung mga pelikula nung araw, mga San Pagita Days, mga gano'n. And
Yung ginawa naman namin, masaya naman lahat. I felt that the market will really not just want, but demand this type of a film para sa reunion movie nila. The best thing about the movie is, una may bad comedy to, pangalawa, actually yung team of family rally after the film, intriga, diba? And, feel good movie to. Hi, mother. Ito ba ang movie ko?